Yo guys, kumusta kayo dyan? Sana okay kayo lahat dyan. Bagong video na naman dito sa DaVinci Resolve. Ang gagawin nating effects ngayon is kung paano gawin itong before and after effects. So ito, papakita ko siya para makita natin. So yun, no guys, nakita na natin yung before and after wipe effects. Ginagawa yan ng mga filmmaker dito sa YouTube, no, yung mga colorist. Pinipreview nila yung mga gawa nila before and after, kaya siya tinawag ng before and after wipe effects. So mag-start na tayo. Nandito na ako sa timeline, then nag-import na ako ng isang video dahil isang video lang naman ang kailangan natin sa effects na to. Same process lang siya kung magdadagdag tayo. I-drag and drop lang natin dito sa timeline natin. And meron tayo. Then, ang pangalawang gagawin natin is i-duplicate natin tong video na to. Ang gagamitin natin is hold lang natin yung alt, then drag and drop lang natin. So, ayan na siya. May duplicate na tayo. Then, punta lang tayo dito sa color tab. Hindi to color grading tutorial, no guys. Papakita ko lang yung i-black and white lang natin yung isa para mag-effects yung black and white natin. So punta lang tayo dito sa color boost. Ito siya, no. I-black and white ko lang yung isa. So ayan. Click na tayo dito sa edit tab natin. Then, hanapin natin yung black and white. Ipipreview ko lang. Ito siya una. So, yung original clip natin, guys, yung may kulay, ilalagay natin dito sa taas. Yan, ipapatong lang natin. Then, i-adjust natin siya hanggang rito. Yan siya. Then, punta tayo sa effects library. Then, dito sa video transition. Hanapin lang natin yung wipe. Ito siya, wipe. Then, gagamitin natin dito is yung ito. Edge wipe. Then, drag and drop lang natin. Pag nakita na natin lumitaw tong transparent na to, ibitawan na natin yung mouse. Ayan na siya, no? Meron na tayong edge wipe transition. I-click lang natin to, guys. Ito yung option niya kasi gagamitin natin yan. I-preview ko lang siya kung ito na yung wipe niya, guys, kaso nasa baba, no? Karamihan kasi nandito sa gitna. So, para mabago yan, punta lang tayo dito sa inspector. Ayan, click natin. Then, hanapin natin tong angle. Ito. Ayan na siya, nababago na siya. Ayan. Ayan, karamihan gamit nila mga ganyan na pa slide lang siya. Pwede din natin lagyan ng border siyan, guys, ito. Ayan siya, no. Pwede natin palitan ng kulay. Ayan natin yung black. Then ipipreview natin ngayon. Ayan, piplay ko lang. Ayan siya, no. Ayan na, nag-effects na siya, no, guys. Yun lang kadali, guys. May before and after effects na tayo. Ayan siya. So, yun lang, no, guys. Sana may natutunan kayo. Kahit quick tutorial lang to. Stay tuned lang lagi sa mga darating pang tutorial. So, salamat sa pag-view. Sana lagi nyo akong suportahan. Salamat. Ingat kayo lagi. Sa susunod.